Ang maraming nurse na itaas sa 50,000 pesos ang basic salary nila. Isa pang nire-reklamo ay ang delayed na pagbibigay ng one COVID allowance. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nagdadalawang isip ng mga ibang bansa ang nurse na si Richie. 13 taon na siyang nurse sa isang pribadong ospital dito sa Pilipinas. Nasa mayigit 30,000 lang kada buwan ang kanyang sahod mula sa dating 14,000 pisong starting salary. Pero kung sa ibang bansa, 13 beses na mas mataas ang offer sa sahod niya ngayon. Sobrang dismay ha. Kung pagka-dismaya lang po yung nararamdaman. Ano po. Pero gaya nga po ng sabi ko, yung commitment mo when you entered the nursing profession, nandun na po yun. Sana lang kung may sakatuparan lahat ng mga pinangako ng government sa amin, hindi na po kailangan mang ibang bansa. Nakatanggap naman daw siya ng one COVID-19 allowance ng tamaan ng virus noong 2020 pero pang isang buwan lamang. Benefit po ito na galing sa pondo ng mga taxpayers. Ngayon, gumawa sila ng batas na para sa mga nurses, bigay nila sa nurses yon. Isa ang sitwasyon ni Richie kaya nananawagan ngayon ang grupong Filipino Nurses United na itaas sa 50,000 pesos ang basic salary ng mga nurse sa pribado man o pampublikong ospital nagtatrabaho. Ang computation po ito ay nakabatay dun sa mismong itinakda ng gobyerno noong 2018 na nagsasabing 2018 na yun ang kailangan ng isang pamilya na may 5 miyembro ay 42,000, no? And that was 2018 yet. And given yung inflation rate of 6.1 nitong nakaraang June 2022, na dumating kami doon sa isang figure, yun na nga yung 50K. Taong 2002 pa raw, nagsimulang manawagan ng mga nurse na itaas ang kanilang mga sahod pero inabot ng halos 2 dekada o nitong nakarang taon lamang nang mapagbigyan na gawing salary grade 15 ang sahod para sa entry level. Sa tagal ng pagitan, hindi na rin daw sasapat sa ngayon yung kasalukuyan nilang sahod dahil na rin sa epekto na inflation at mataas na estado ng pamumuhay. Bukod sa sahod, ipinanawagan ng iba't ibang grupo ng mga health workers ang mga benepisyo at allowance na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nakukuha gaya ng one COVID-19 allowance at health emergency allowance. Bilang protesta, sabay-sabay silang nag-ingay, humiga sa kalsada at kinalampag ang labas ng tanggapan ng Department of Health sa Maynila. Meron na siyang pondo at meron na siyang inisyal na inilabas pero yun nga, kulang-kulang. Hindi magkakaparehas na ibinigay at hanggang ngayon marami pa talaga ang hindi nakakakuha. Sa tansya ng grupong Alliance of Health Workers, wala pa sa kalahati ng mayigit 500,000 healthcare workers sa bansa ang nabigyan ng benepisyo. Kaya dapat na raw mamagitan si Pangulong Bongbong Marcos rito. Sabi ng Department of Budget and Management, nakipagpulong na sila sa DOH noong Webes para linawin ang isyu sa hindi pa nabibigay na benepisyo. Nangako raw ang DOH na isusumiti hanggang ngayong araw ang mga hinihingi nilang datos at requirements para maibigay na ang nabinbing benepisyo. Tiniyak naman ng DOH na patuloy nitong tinatrabaho ang release ng allowances. Hopefully in the coming days, meron na pong resolusyon at makapagbigay tayo ng additional na kailangan ng ating mga healthcare workers at ma-release nga yung funds na hinihingi natin from DBM. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.